Yo, what's up mga ka-Abby? Ayan, welcome back again sa aming YouTube channel together with Abby. Ayan po siya. Hingal na hingal po siya. Kasi mainit po ngayon eh. Pero marami naman pa siyang ano, tubig. Ito, ayan siya. Abby. Hi! Ito sa video. Ang bigat. Hello po! Mayain. Uy, ito yung baby. Ayan o si. Ayan. Yan, medyo nahihiya po siya. So guys, our today's video is i-share po namin sa inyo ni Abby ang mga bawal na pagkain sa ating mga aso. At ganun na rin po kay Abby yan. Pero hindi naman po namin siya pinapakain ng mga toxic food. So yes, right, toxic food. Yun. I-share po namin sa inyo kung ano po yung top 12 na toxic food para sa ating mga babies, para sa gayon makaiwas po tayo na hindi natin naman malayan. Syempre, at alam mo naman pag kung kinakain natin, pinatitikim din natin sa ating mga full babies, sa ating mga aso. So dapat makaiwas tayo dyan, at meron tayong konting idea kung ano-ano ba mga klaseng toxic food ang hindi pwede ipakain sa ating mga full babies. Yay! So guys, kung hindi pa kayo updated sa aming mga bagong ilalabas na videos, so guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, click the bell notification para lagi po kayong updated sa aming gagawing videos. Okay, guys? Sabi ko sa inyo kanina umaga, mag-share ako sa inyo ng konting kaalaman or konting tips about sa mga pagkaing nakakalason o toxic sa ating mga alagang aso. Ayan. So, ano-ano nga ba yun? For me kasi, guys, mayroon akong top 12 na nakakalason sa ating mga aso. So, kung gusto nyo siyang malaman, i-share ko po sa inyo. So guys, keep on watching. So, without further ado, samahan niyo ako at ating talakayin ako ano-ano mga top 12 na nakakalason sa ating mga aso. Yan. So, yun guys. So, number 1 is chocolate. Yes, chocolate. Yan. Ayan po siya, chocolate. Kasi meron po siyang chemicals para sa ano, hindi nararapat dun sa ating mga aso. Hindi unlike sa ating mga tao, pwede. Hindi katulad sa ating mga fur baby, meron silang chemicals na halo. So, ano-ano ba ang mga symptoms nito? So, guys, ang symptoms nito is pagsusuka, pagtatae, o diarrhea, kung tawagin, at dehydration. Yun yung mga symptoms ng sakit sa aso pag nasobrahan sila sa pagkain ng chocolate. And guys, one thing you should know is dark chocolate. Yan, mas nakakalason siya sa ating mga aso. Hindi nyo ba alam na 28 grams lang ng mapakain natin sila ng chocolate is maaari na silang maapektuhan at magkaroon ng symptoms na pagtulad ng pagtatae, yan, pagsusuka, ganyan yun guys. So, dapat be careful lang tayo sa pagbigay sa kanila or iwasan natin silang bigyan ng chocolate. Then guys, number 2 is salt. Salt or asin. Yes, bakit kamo? Kasi maaari silang ma-salt poisoning at pagkawalan ng tubig sa kanilang katawan. Yan, tulad ng, di ba yung mga itlog na may mga asin, yan, bawal po sa kanila yung mga ganyan. Ano-ano ba ang mga cause nito? So, ang cause nito is, number 1 is diarrhea. Pwede silang magtae. And then, number 2, fever. So, hindi naman natin alam kung may fever ba talaga yung mga aso natin. So, dapat, pag alam na natin na nakikitaan natin silang sintomas, pwede natin silang dalhin sa ating mga vets na malalapit. And number 3 is seizure. Yan, seizure. Ano-ano ba ang mga example ng mga may salt na pagkain? Like, ano ba guys? Popcorn, yan. Number 1 yan. More on salt, yan.
And then number two is junk food yan. So guys, dapat iwasan natin na bigyan sila ng mga maaalat kasi pwede silang ma-salt poisoning. So guys, bago tayo mag-proceed sa number 3, meron po tayong bisita. Andito po si Abby. Tinit! Yun lang. Ikaw, Abby, ano may sabi mo sa kanila? Ha? Dapat mag-iwas sila sa mga toxic food. Kasi ito guys, hindi namin ito pinakain ako. Sobrang maarte, sobrang masihila. Tignan nyo, oh, tignan nyo. Hey! Ikaw, ano may sabi mo sa kanila? Oh, tignan mo. Grabe siya. Nagigising lang po niya guys. Diba? So mamaya, maglalaro kami ng so guys, yun, proceed tayo sa number 3. Ano ba yung number 3? Ito ay ang mga kape at tsaa. Yan. So bakit? Bakit sila hindi useful or ibigay or pakain sa ating mga aso? Kasi number 1 na meron silang caffeine. Yeah, caffeine. Parang toxic din yun. Parang yung mga nakahalo sa sigarilyo, yun. Caffeine. At saka soft drinks guys, yan kasi meron din siyang caffeine na halo. So bawal na bawal din yan sa ating mga for baby, yan. Ano pa ang cost ng na ibibigay nito sa ating mga aso? Yung pag-inom nila ng kape o tsaa. So guys, yun, mapapabilis nila ang rate or pulse ng ano ng ating aso, matawag dito mga heartbeat, yan yung pulso nila, mapapabilis yun. And then, pag nasobrahan sila sa pag-inom ng kape or pag-inom ng tsaa, pag nasobrahan sila, may tendency magkaroon sila ng heart failure. So guys, huwag natin sila sanayin na uminom ng kung ano-ano o pakain lang kung ano-ano kasi kawawa naman ating mga poor baby. Okay, next guys is number 4 is avocado. Yan, actually favorite ko yan, lalo na po may yelo, tapos may gatas. So, bakit ito nakaka-apekto or nakakasama sa ating mga poor baby? Dahil guys, ang avocado ay merong isang chemicals na nagtataglay ng toxina fersine. Basta yun, yun yung chemicals niya, toxina fersine, na tinatawag na fundamental or tinatawag na fundinal fersine, na number 1 bawal na bawal na bawal sa ating mga aso. Yan. Ano-ano ba ang mga cause nito? So guys, nagbibigay ito ng heart problem. Yes guys, heart problem at diarrhea. So pag nakitaan natin sila ng ganun, syempre naman natin alam kung nagkakaroon ba pala sila ng heart problem. So dapat i-monitor natin sila. Pero guys, agin inuulit ko, iwasan natin silang bigyan ng nakakatoxic na pagkain. Then, number 5 is ubas. Number 5 is ubas. Ayan po siya. Ubas. Bakit? Kasi, number 1 din na pinaka nakakalason sa ating mga aso. Kasi, nakaka-affect ito sa kidney nila. So, pwede sila magkaroon ng kidney failure. Yun. So guys, medyo naranasan na rin ng aso namin to. Pero hindi dun sa ubas yan. Hindi namin alam kung saan yan nakuha to. Pero ano, siguro ano lang siya. Konti kasi siya kuminom ng tubig. Yun. Ayun, isa yun sa cause na ano, sintomas na konti siya kuminom ng tubig. Lagi siyang pagod. Nagsusuka. Yun. Tapos nagkakaroon siya ng ano, konting depression. Yun. So, nung pina-check namin siya, yun, nagkaroon nga siya ng kidney failure. Pero as of thank you sa God, ayun, medyo okay naman siya, gumaling siya. And then guys, number 6 is buto ng mansanas. Ayan. Pero syempre, hindi naman natin sila papakainin ng ano, ng buto ng mansanas. Pero kasi minsan, meron hindi na iiwasan yung mga ating mga alaga. Pag gusto natin bigyan, basta bigyan na lang. Hindi natin napapansin, may halo na pala ang buto. So guys, bakit nga pala bawal ang buto? Kasi meron siyang tinatawag na chemical cyanide. Yun, hindi ko alam kung yun yung mga sa dynamite, yung mga sa isda. Diba may mga cyanide yun? Yun, so dapat guys, pag always check if bibigyan natin sila ng mga fruits like yun ng mansanas, check natin, tagalin natin yung core, yung kitna, tsaka yung buto, yun, para safe sila na pakain ng mansanas. So, ano bang cause nito?
siguro pag nakakain sila ng ganun, pwede magkaroon sila ng effect sa mucous membrane nila. So dapat guys, be careful na lang sa, be careful tayo sa pagbibigay ng prutas. 7 is coconut product. Ano ba yung coconut product na yan guys? Ang coconut product is langis, sabaw ng buko, laman ng nyog. Yan, yan yung mga coconut product na hindi useful pa ipakain sa kanila. Kasi pwede silang magkaroon ng pagtatae, yan, na pwede silang mag-vomiting. So, dapat guys, careful tayo. So guys, number 8 is sibuyas. Ano bang effect or cause nito? Pwede silang magkaroon ng gastrointestinal problem sa ating mga 4 baby. So guys, number 9 is hilaw na karne. So bakit hilaw? Bakit nakakasama sa kanilang pakainin ng hilaw na karne? So pwede sila magkaroon ng bacteria sa loob ng kanilang katawan. Yung mga nakakasamang bacteria, merong bacteria na good, merong bacteria na hindi mabuti. So pwede sila magkaroon ng E. coli. Yan guys. Number 10 is citrus fruit. Yan. Ano po ba ang mga citrus fruit tulad ng dalandan, orange, lemon? Yan, yan yung mga citrus fruits. It cause them na magkaroon sila ng depression or nervous system sa kanilang katawan. Yan guys. Number 11. Yan yung dairy product. Ayan. So ano-ano ba yung mga dairy product na yan? Tulad ng mga butter, yan, margarine. Pwede makakos sa kanila or effect ng pagtatae. So, dapat guys, be careful tayo. Pero si Abby naman, hindi naman kumakain ng mga konon. Maahin. Deadma lang po siya. So, guys, number 12 is bawang. Ayun po siya ang kulit. So, ito po, yan, bawang po. Bakit bawang? So, pwede maka-affect sila. Maka-affect sila sa ating mga 4 babies or sa ating mga aso. Pwede sila magkaroon ng anemia or anemic yan. Pero sa tao naman yun eh. Gamot yun, di ba, sa tao? Yung bawang. Yan, para ano. So guys, be careful lang sa pagbigay yung ano. Ito po siya. I mean, look, okay, yan. Di ba, nangungot na naman siya. Ano? Sali ka dito na. Sali. O, di ba, ang arte niya? Kakaasar. So, ayun guys. Nasabi ko na yung mga top 12 na bawal sa ating mga alagang aso. So, dapat guys, lagi tayong mag-iingat sa ating mga binibigay na pagkain sa ating mga aso kasi meron yung mga chemicals. Merong nakakasama, merong nakakabuti. So, ito po kasi si Abby. Hindi talaga siya kumakain ng mga ganun. Maarte kasi ito. So, yun guys. So, mas mainam pa rin na magtanong tayo sa ating mga vets. So, I hope guys na may natutunan kayo sa aking mga konting share na mga tips para makaiwas sa ating ano, sa ating mga aso na bawal ipakain sa kanila. Ayun. So, Abby, ito po siya. Suplado, di ba din ayun? Oh, kagising lang kasi yan eh. Shhh, loko. Ano? Okay, sure, bebe. Oh, diba? Ang lambing-lambing niya. Suplado talaga yun. So guys, again, maraming salamat po sa inyo and maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo and sana wag mo kayo magsawang suportahan kami. And marami pa po akong i-share about sa pag-aalaga ko sa aso ko and mga tips din guys. So, thank you po sa inyo lahat. And God bless po and keep safe. And sa mga dog lover dyan, mabuhay po kayo. Salute po ako sa inyo. And kita-kits po tayo sa aking next video.